Hello mga Kaps at welcome back sa ating channel. At ngayong araw pag-uusapan na muli natin yung Globe at Home Prepaid Wi-Fi. So ngayon meron tayong dalawang modem dito na pag-uusapan. So isa yung pinaka-latest natin na ginagamit, which is yung meron siyang built-in na antenna stick. Tapos yung B310AS-938. Yung ginagamit natin, which is nakapag-upload na tayo ng mga video about doon, yung ZLT-P25. So kung hindi mo pa napapanood yung video na yun, narito yung link. Ito na yung modem mga Kaps. Yan. So shoutout sa lahat ng mga nanonood na ang gamit ay B310AS-938. At shoutout din sa lahat ng mga nanonood na ang gamit ay Globe at Home Prepaid Wi-Fi na ang model ay ZLT-P25. So shoutout nga pala kay Ma'am Ann Floris Acosta for lending me this modem dahil kanya to. Nga pala, kwentuhan ko muna kayo nung kasing wala pa tayong modem na to. Is hiniram ko sa kanya yung modem niya na ito is from Huawei pa eh. Huawei pa itong model na to eh. So ayan, mapapansin nyo yung ating modem. Pareha silang walang signal. So pasulput-sulput lang yung one bar ng signal nila. Nga pala yung pagkakaiba nila, ayan, ito yung pinaka-power light niya, power indicator, pareha siya. Ang pinakaiba lang niya, kung dito kasi sa pinaka-latest is kulay blue. Dito naman, nag-iiba-iba yung kulay niya, light color, tapos ito may blue color, or blue-green, tapos nagkakaroon din siya ng red. Indicator siya na kapag ka-red, something wrong with the modem. Halimbawa, walang data connection or... Dito kasi ito yung mapapansin nyo yung pinaka-ilaw na to. Dito naman, kakaiba siya dahil arrow up and down. Ito yung connection ng modem dun sa internet. Ito naman yung pinaka-Wi-Fi signal niya. Dito naman na iba siya ng konti yung pinaka-symbol niya. Tapos ito yung LAN connection niya kapag ka nagkabit tayo ng cable dito na papunta sa laptop or sa desktop computers. So yun, ganun din dito. Ayan, dito local area network connection. Ayan, ang pinagkaiba nila. So ito, meron siyang power button dito, tapos yung WPS. Dito naman sa kabila, WPS lang. Once na sinaksak mo yung modem, automatic, nagsisindi na siya. Tapos yung isa naman na to, ganun din siya, nag-automatic din na sumisindi. Pero po, pwede mo siyang patayin dito. Kasi meron siyang power switch dito. Yan, so namatay siya. Tapos pwede mo siyang isindi ulit. Para doon sa mga ang problema ay signal, maaring kailangan kasi hanapan natin siya ng signal talaga sa bahay. We will look for an area which is doon makakasagap ng signal yung ating modem. So minsan kailangan nating ilong press itong WPS na to. Yan. Tapos ito meron din. Pag nilong press mo kasi siya, yun, nakita niya nagbi-blink-blink yung pinaka-Wi-Fi signal niya. So dito talaga sa area na to, talagang walang signal dito. Pasulput-sulput lang yung isang bar ng signal dito. Ang malakas talaga signal ay nandun sa taas. So doon sa taas ng bahay. Kaya normally doon ko talaga siya nilalagay para makasagap ng mas malakas na signal. Going back to the modem, so makikita nyo, nagsa-search pa rin siya. Tapos kapag halimbawa, madalas kasing problema ng modem natin is yung pag-log-in, lalo na kapag bagong bili. Ako din nung una kong binili yung modem natin, sa pag-log-in dun sa may pinaka-IP address niya, using our phone, ay nahirapan din ako. Naka-ilang trial din ako. Kasi yung
yun nga, nasa ilalim kasi yung ano niya, yung user tsaka yung password niya. So ayan na. Andito yung pinaka-username niya at tsaka yung password. Usually parehas yan eh. Nasaan na nga ba ako, no? So saan na tayo minto? Meron kasing nagpa-picture mga cups. Dahil isa din yun sa negosyo natin yung pagkuha ng pictures. Tapos 2x2, 1x1, ganun. So package. So going back to our topic kanina. So ang buhay nung modem natin talaga, kasi nga ang Globe at Home prepaid wifi ay yung signal niya is base talaga sa location. So dito sa amin sa Laur, Nueva Ecija, ang layo ng cell site siguro mga nasa 5 to 6 kilometers. So nung una, nung naghahanap tayo ng modem, sabi sa Globe Store, hindi daw applicable yung modem dahil nga walang facilities. Pero nakahanap tayo at nakabili tayo ng ating modem sa agent. So mga caps nga pala, kung gusto nyo bumili ng modem, just yung pinaka-latest is yung nga merong antenna stick na naka-install. Nabili ko siya sa agent doon sa mga road retailer store. Magtanong lang kayo sa mga sino nagbebenta ng modem. Tapos, yung mga kasing agent na yon, sila mismo yung nagpupunta dun sa store para i-deliver yung item nga, yung modem. At the same time, sila na rin yung naglo-load dun sa store para makapag-load ng ano, ng cellphone load yon. O kaya dun sa may Globe Store, sa SM City, mga ganon. Tapos, saan pa ba? Sa Lazada or sa Shopee, meron din ako nakita. Pero sa ngayon kasi dahil lockdown, wala pa tayong mabibilan ng modem. Kaya siguro baka sakali doon sa mga agent na nagpupunta sa mga tindahan. So, yun. Yung B310AS-938 at yung ZLTP-P25, halos pareha siya. Pero mas gusto ko, mas prefer kong gamitin yung merong antenna stick. Ayan, mas maliit itong ZLTP-25 kesa dito sa B310AS-938. Ito yung gabitan niya ng SIM. Ngayon nga pala sa mga nagtatanong kung pupwede ba yung regular SIM dito sa ating modem. Hindi po ako sure, pero iba yung SIM na pang Globe at Home prepaid Wi-Fi doon sa prepaid SIM na ginagamit natin sa cellphone. So I think hindi din siya gagana. At saka pwede naman din siya ipo-open line. Nood lang kayo ng ibang videos na may napanood akong videos na ganun na pwede siyang i-open line. Pwede gamitin sa smart saan, pero hindi ko ginagawa yun mga caps kasi baka syempre magkaroon ng problema. So stick to ano lang tayo, to Globe. Pero hindi ako nagpa-promote ng Globe ah. So base lang din ito kasi dun sa experience natin. Okay naman siya. So there's no need to change the ano naman. The SIM, the prepaid SIM. So si Globe lang sapat na. What? So lagi yung login error. So meron tayong ginawang video, sana makatulong. So i-check niyo lang dun sa yung link natin sa baba para baka sakali na makatulong sa inyo. Tapos yun nga, yung pinaka-reset button niya, itong sa B310AS-938, nandito yung reset button niya sa gilid. Tatabi ng power adapter dito, sa saksakin niya. At ito namang bago sa latest na ZLTP-25 na modem, ang reset button niya ay nasa ilalim. So may makikita niyo dito sa may CE. CE na to, tapos sa may baba lang, may butas siyang maliit, tapos may reception. So susundutin niyo lang siya. Tapos yung SIM nito, nitong ZLTP-25, nandito sa ilalim. Kung mapapansin niyo, hindi pa natin siya ginagalaw, andun pa rin yung seal niya. So ganun din dito sa kabila, hindi pa rin siya ginagalaw. So there's no need to, ano naman, to remove that SIM as long as nag-work siya. Sa mga lights dito sa harap,
ng magkabilang modem na to. So wala namang problema. Kahit ano pang kulay niyan, kung halimbawa puti or blue, there's nothing wrong with that. For as long nagagamit natin, okay siya. Ang hindi lang is yung kapag ka mayroong red. So there's something wrong with the modem kapag ka naka-red. Halimbawa dito sa pinaka internet connection niya, dito sa kabila is dito. Tara sa taas, ipakita ko sa inyo kung paano mag-work itong dalawang modem na to. Doon kasi sa taas mas malakas yung signal natin. Kaya punta tayo. So yan mga kaps, paakit tayo para maitesting natin dito sa second floor kasi dito talaga malakas yung signal niya. So ayan, nailagay na natin siya dito. Okay, i-plug natin siya parehas. Kaya pala yung power adapter niya mga kaps, parehas lang siya na ang output ay 12 volt. So kung yung iba nag-i-set na baka po pwedeng ilagay ito sa sasakyan, I should say. So po pwede siya basta meron kayong mapagsasaksakan na 12 volts. I think kailangan gamitan ng inverter yon. Ayan. So dito sa kabila, mapapansin nyo, white yung ilaw niya. Dito naman sa kabila ay kulay blue. So usually, nasa 10 to 20 seconds bago, ayan, nagre-red muna siya, parehas din dito. Ayan, magre-red siya. Tapos, magbo-blue siya. Ito naman blue-green, hanggang sa magkaroon siya ng signal. Tingnan nyo mga kaps, right now, ang signal nitong B310AS-938 ay 3 bars na. Dito ay wala pa. So, hintayin lang natin. So, dito 2 bars. Ayan. Hintayin lang natin. Ayan. Parehas na sila ngayong full ang signal. So, dapat talagang hanapan natin ng magandang area sa bahay natin kung saan yung malakas na signal para magamit natin yung modem. So, kung yung iba na may problema sa kahit saan sa kanilang bahay hindi sila makahanap ng signal, ang another option na po pwede natin gawin is bibili tayo ng antenna. Nga lang, another caution which is around 1,300. So maghahanap lang kayo ng tubo, tapos bibili kayo ng outdoor antenna. So kasama yung may free, alam ko meron na yung free cable, tapos doon sa yung pinaka-antenna niya. I-install mo lang sa labas yun, tapos itataas natin, and then isasaksak natin itong modem. Usually ito, dalawa. Yan, may dalawa siya dito. Buksan natin. Yan, dalawa siya. Ito namang isa na to ay isa lang. Alam ko po pwede kayong bumili ng antenna cable, and then i-remove nyo lang itong isa. Yung stick, antenna stick niya. Okay. And then ito mismo yung iaangat natin halimbawa sa bubong. Tapos dito na ikakabit yung cable nung antenna. Ayan, ibalik na muna natin. Ayan. So sabi ko nga kanina, itong dalawang modem na to ay halos parehas lang. Pagdating dun sa yung pinaka-model nga niya, magkaiba siya, which is B310AS-938, gawa ng Huawei. Tapos ito ay model ZLT P25, pero parehas lang din sila ng user at ng password. Yung user niya is user, and then yung password is nagsisimula sa at symbol L03E1T3. So yan.
At yung IP address niya is parehas lang din na 192.168.254.254. So, okay. Kapag ka magkoconnect tayo dito sa IP address ng dalawa na to. So, magsisimula tayo dun sa... So, yan na. So, kailangan i-open muna natin yung Wi-Fi. Open muna natin. And then, i-select natin kasi dalawa yung naka-open ngayon. So, naka-connect tayo dito ngayon sa B310AS-938. So, yun. Connected na siya. Tapos, kapag ka mag-connect tayo dahil pareha sila ng IP address. So, start mo lang ulit ng 192.168.254.254. So, dalawa kasi siya. So, yun. May parehas siya mayroon. So, i-connect mo lang yung mobile broadband. Yun ay para dun sa Huawei na model. So, same pa din. User. Tapos, yung password niya is at L03E1D3. So, log in. So, yan. Connected na tayo. Yan, ito na yung pinaka IP address nung una, yung B310AS-938. So, kaiba siya dito sa may ating ZLTP25 kasi meron siyang selection doon na ito turn off or restart natin yung device. So, yung pinaka layout lang nung kanyang IP address, medyo nagkaiba. Dahil magkaiba siya talaga ng maker. So, ito Huawei. So, di ko lang sure kung anong maker nito. Basta made in China. Yun. Tapos, so yun, meron tayong Wi-Fi settings dito na pupwede nating baguhin yung password. Dun sa mismong Wi-Fi natin. So, statistics, SMS, and dun sa advanced. Okay, so ganun lang din. Meron siyang mga symbols dito. So, sa SMS, ito. Yung sa signal strength niya at yung pinaka-internet connection. So, pwede mo siyang i-click, lalabas yung kanyang, ayan. Wireless LAN, on. Ibig sabihin, naka-turn on. Tapos, ito naman, connected. Yung LTE, tapos SMS. So, pag-click mo yung SMS, yan. Makakita mo lahat ng mga messages nung Globe. Okay, so, tapos nandito lang din yung magla-log out ka. Log out, and then, okay. So, pwede mo rin i-connect yung laptop mo or desktop mo using that IP address. Doon naman tayo mag-connect sa isa. So, i-choose natin yung isang modem, which is Mcell Photoshop. Connect. Right now kasi ito, mga kaps, wala siyang internet. I mean, wala siyang load. Dahil nga sa hinaram natin siya, ito ngayon meron siyang internet. So, yan. Connected na tayo. Punta tayo sa Chrome ulit. Ito tayo sa 4G CPE. So, ito kasi yung pinaka IP address nung isa. Tayo lang natin. So, ayan. May Globe at Home din. So, ayan. Yung pinaka layout nung kanyang IP address is kaiba dun sa isa. So, dito kasi. Ayan. So, magla-login muna tayo. Personally, mas prefer ko yung layout nitong ZLTP25. Siyempre, siguro na dahil nasanay lang din tayo na yun ang gamit natin. Ako mapapasin nyo nga pala, naging user 1 tapos yung password niya. Binago ko na kasi mga caps. Diba dati ang usually is yung user lang and then yung nagsisimula sa at L03. So para hindi na masyadong komplikado yung password natin. So, binago ko na para mas madali natin siya ma-access. So, yan. Meron siyang error. Ang ginagawa ko pagka mag ganung error, so, kiniklik ko lang ulit.
and then reload. At saka tayo ulit mag-login. User 1. And then no. Ayan. So nakapasok na tayo ngayon. So ito yung pinaka home tab ng ating IP address nitong ZLT P25 na model. So yun nga, kagaya ng sabi ko sa inyo, mas gusto ko siguro dahil nasanay na rin ako dito sa layout niya. Right now, makikita nyo. Ayan, meron siyang internet connection, so pwede siyang i-turn on and off dito. So ayan. So kung halimbawa para makatipid din tayo, isa din yun sa tip. Ita-turn on and off nyo lang siya using your IP address kahit gamit nyo yung cellphone. And then pwede nyo rin siyang i-restart dito sa ating IP address. Kapag halimbawa medyo mahina signal, pwede mo siyang restart automatic. So once na i-turn off mo yung internet dito, yan. Mapapansin nyo dito sa pinaka-modem natin na ZLT P25, nag-red yung kanyang symbol dito nung internet connection. So once na i-turn on mo ulit dito sa ating, ayan, magbablue na ulit siya. So once may i-turn on mo, turn off. Ayan. So going back sa IP address nitong ZLT P25. Okay, so yan, home, quick settings, device settings, SMS. So yan, pwede mo siyang i-zoom. Kagaya nung lagi nating inilo-load dito mga kaps is yung HomeSERP 199. So i-check niyo yung link dito sa baba about dun sa HomeSERP 199. Right now, ang HomeSERP 199 is 30 gig na. Which is 23 gig for 7 days. At meron siyang free 1 gig na pang YouTube na nagre-refresh daily. Para ma-check nyo yung status ng HomeSERP subscription nyo, ay punta lang kayo dito sa SMS. And then, pwedeng sa new or kaya kung meron ng 88 rito, is i-type nyo lang is HomeSERP space status and then send nyo, lalabas na doon, magre-reply ang globe ng current na remaining balance ng inyong subscription, just like this. Ayan, makita nyo yung HomeSERP na ano na balance nya. So dito 0 KB, yan kasi is pa-expire na yung load natin. Kaya 0 KB na siya. Tapos yung YouTube na everyday 1 gig, nagre-refresh siya. Yun ang kainaman. So yun lang lagi ang ginagamit natin sa ating Globe at Home prepaid Wi-Fi. So ayan. So kung meron kayong mga katanungan mga kaps about dito sa mga modems na to, sa abot ng aking mga kaya, I will respond through your comments. Or di naman kaya is pwede nating gawa ng panibagong video para matulungan natin yung mga users ng Globe at Home Prepaid. So paalala lagi, yung ating Wi-Fi modem, naghahanap lang yan ng pinakamagandang area o spot sa inyong bahay para makasagap ng magandang signal. Para man mas maging maganda yung experience natin at paggamit natin dun sa ating Globe at Home Prepaid Wi-Fi. So I hope na may natutunan kayo about sa video na ito at don't forget to subscribe sa ating channel and hit the bell notification para updated tayo sa mga bago nating uploads. Thank you so much and Godspeed everyone. Stay at home and save lives.